masayang araw po. Nakaabang muli itong ating mga alagang kambing dito sa may gate. Gawa po nang hindi namin muna sila mapapalabas at magbabakuna po muna tayo. So, ang uumpisahan po natin bakunahan ay yung mga nasa Sampaloc. Pero bago po ang lahat ay pagkapasok, kakadaan na po ako dun sa footbath. Kukunin ko po muna itong aking tsinelas na panglakad sa loob ng farm. Kaya palit po muna ng footwear bago po pumasok. Yan po, kabantay sa gate. Kasi normally po, gantong oras ay nakakalabas na sila. Yung pong bakuna ay na-reconstitute ko na. So, ready na po. Nahuli na rin yung mga biik. Dito tayo magsisimula. 40-something po ang mga ito. 40 plus po sila. Kaya, para hindi masayang yung ating bakuna, isasabay rin po natin yung mga dumalaga na malapit na nating pakastahan. So, prepared na po yung ating mga bakuna. Reconstituted na. Nandito na po sa cooler. So, yan. Pagpasok po namin dito, palit ulit tayo ng footwear. Ito po ang footwear ko naman dito. Sinasabit ko sa gate para po hindi na tama ng lupa. Malakas po ang ulan kagabi, kaya ganyang basa ang lupa ngayon. So, ito po yung ating mga tuturukan. Ag-cholera po ang ating ituturok. So, 40 plus po ito. Sila po ang mga biik dito sa ating Sampaloc area, maliban po dun sa pito na bagong panganak. So, yung pito po ay at saka na natin gagawin. Tuturukan po natin ng respisure muna at ivermectin at saka po natin kakapunin. So, ito po ang ating mga alaga dito sa unahan, Sampaloc pen. Diyan sana mo yung pito para hindi lumabas ang kambing. So, yan po. Upisa na natin ang pagtuturok. Di ko na po pakikita yung pag-vaccinate. Ang hog cholera po, tulad ng ibang bakuna, ay deep muscular injection. So, sa pigi po namin tuturukan, gamit yung 10cc na disposable syringe. Nakatapos na po sa pagbabakuna, naibalik na uli ang ating mga biik. May isa lang po na iwan doon. Yung po yung nakatakas nung araw, na hindi pa nakakapon. So, tuturukan ko po ng ivermectin at kakapunin natin pagkatapos natin turukan yung mga dumalaga at yung mga buluganin. So, yan po ang ating trabaho ngayong umaga. So, sara ko na po itong pintuan dito. Tawid naman po tayo dun sa rabbit tree. At doon naman tayo magtuturok. Nagbabaon din nga po pala ako ng alcohol. Nalilimutan ko sinasabi yon na sinuswab ko rin po yung injection site para malinis ang ating pagtuturokan. Yan po ang mga kambing. Nag-aabang pa rin makalusot. Pagkatapos po namin magturok, bubuksan na ang gate. Meron na pong pwedeng magbantay noon. Pero sa ngayon kasi, kailangan ko silang tatlo para po mabilis ang pagtuturok. Kaya hindi pa nakakalabas ang ating mga kambing. Yung man pong mga tupa ay nakagala pa dito sa loob ng farm. So dito po tayo sa rabbit tree. Itong mga buluganin, yan po ang ating mga tuturukan. Tapos po, yung dalawang galing Quezon na dumalaga, QB Cross Berkshire,
at yung pong dalawang QB Cross Quezon Black, QB Cross Pampanga Native naman po. So yan pong dalawang yan, pag naturukan na, ay ilalagay na natin dun sa kulungan. Sasama na po natin dito kina Kay. Ito pong dalawang dumalaga natin dito ay tuturukan din. Si Kay po ay naturukan na noon, kaya hindi na kailangan turukan pa ngayon. Ayun po yung isa. So, sila po ang ating unang mga tuturukan. Ito naman po ang ating mga palakihing panlechon. At ayan po ang setup ng ating painuman. Ito po yung nilakihan kong painuman na una naming ginawa. Gawa ng isip ko po, magiging masikip kung maigsi lang siya. Pero nagiging paliguan nga lang po at hindi naman sabay-sabay na nainom yung ating mga alaga. Kaya po yung sumunod ay siyam na hollow blocks na lang po ang haba nung ginawa namin. Yan po yun. Ito po yata 14 eh. Di ko na po matandaan kung ilang hollow blocks ang ginawa namin dito, pero inigsian na namin. So yung ginagawa po natin ngayon, 20 blocks ang ginagamit. Siyam pong pahaba at kabilaan at isa pong pahalang sa dulo. Yan po, hindi masyadong maalikabok ngayon. Gawa nga ng nag-ulan kahapon. Yan, kahit na malilikot po sila, hindi po nag-aalikabok ngayon. So, 43 heads pa po ang mga ito. May kaibigan po akong nakiusap ng lima. Gagamitin daw nila sa cooking demonstration. Kaya po, limang pirasong maliliit ang kinuha niya, yung 20-an po. So, ito pong 43 ito, ang pakain ay 8 timba. At ayan po, manipis na manipis lang ang natira. Maya-maya po ay magpapaminindal na rin yan. So, okay na pan po. Puro malalakas kumain. Magpapalaki lang po tayo ng 30 kilos bago tayo mag-deliver kay Ka-Farmer Engel. Yan po. Gawa ng makapagbakuna na tayo ngayon at sa Friday po yung second batch. Next week, pwede na po kaming magwalay. Yung malalaki sa ating mga biik ay iwawalay na natin. Dalawa po ang ating mapagkukulungan noon. Yung pong galing sa second breeding pen at consolidated pen, manipis lang po yun, ilan sila, dito po natin ilalagay. At pag nakuha na po namin yung malalaki sa mga palakihing ito, ay itatawid ko na rin yung matitira dito para mabakanti po ang kulungan na ito. Pagkatapos po nun, yung mga binakunahan natin ngayong araw na galing po dyan sa Sampaloc ay dito naman mapapalagay sa ating original na alagaan ng mga palakihin na ginamit po nating taniman ng gulay. Ayan po siya. Malinis na. Tatayo na lang po yung painuman. Yung pakainan po ay nakaporma na. So, yan po ang ating magiging next na gawain ay ayusin na ang painuman at pakainan ng kulungang ito para po yung malalaki na rin dun sa ating Sampaloc pen ay maitatawid na natin dito. Nabakunahan na rin po natin yung ating mga dumalaga. Yan po yung dalawa nating QB Cross Berkshire. At ito pong dalawang QB, ay mali po,
Yun po yung ating mga QB Cross Pampanga Native. At itong dalawa naman po, yung QB Cross Berkshire. Yan po si Kay. So yan po, dito lang ako nagbabantay muna. Dahil mag-aaway-aaway po yan. Kanina po si Junel ang pinagbantay ko habang kinapon namin yung natirang biik. Ngayon po kukuha naman siya ng damo at babantayan yung mga kambing. Kaya ako naman po ang bantay dito sa ating mga pinagsamang alaga. Pag nagsasama po kayo ng mga alaga ninyo, lagi nyo pong babantayan muna. Para po hindi mabugbog sa away. Ayan po, di na sila masyadong nagdidikit ngayon. Kanina po, walang tigil yung paghabol ng isang QB Berk ngayon dito sa ating dalawang bagong pasok. Kung si Ate Kay, hindi nag-i-intervene, hindi umaawat. Kay, ikaw pa mamumuno. Ayan po. Kaya bantay-bantay muna tayo dito. At dito ko na rin po muna tatapusin ang ating video for today. Hindi na po muna ako masyado mag-iikot para mabantayan natin ang ating mga alaga at hindi po tayo magkaroon ng disgrasya dito sa ating mga pinagsamang bagong mga baboy dito sa area ng Rabbit Tree. Maraming salamat po sa inyong laging pagsama. Please share, like, and subscribe.